Ang unang Pilipinong martir ng pananampalataya, taga Maynila, isang sakrista ng mga paring Dominico sa simbahan ng Binondo, may tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. Dahil sa isang bintang itong si Lorenzo Ruiz, ni San Lorenzo, ay napilitang umalis sa Pilipinas patungong bansang Japan, kasamang apat na paring Dominico at isang laikong Hapon. At nung panahon na yon, ang kanilang pagtungo sa Japan ay matindi ang pag-uusig sa mga Katoliko Romano na huli at pinagdusa ng kahindik-hindik ang nasabing magkakasamang apat na paring Dominico, isang laikong Hapon at ang ating kababayang si San Lorenzo Ruiz. Sila nahuli, pinagdusa at ibiniting patiwarik sa isang balon. Matinding pagdurusa, lalo na yung dalawang araw noong 27 hanggang 28 ng Setyembre. Pagkatapos nun, siya'y namatay. Sila ay namatay. Ang aking bungad kanina'y martir ng pananampalataya. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Sirak, nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig sa Panginoon, huwag lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit na ano ang mangyari. Sa ating narinig na salmo at ang ating naging tugon ay mahalaga sa may kapalang kamatayan ng banal. Ang sinasabi sa bahagi ng salmo 115, ang puon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Sa panganib, ililigtas niya ako. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya'y mabuti't di marunong magpabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Matindi at kahindik-hindik na pagdurusa ang tinamo ni na San Lorenzo Ruiz at mga kasamang pari at isang laikong Hapon. Sa buhay natin, ay maganda rin makita natin ng malinaw ano ba yung panahon ng mga pagdurusa natin. Ang inaalimura ng mga tao, sabi dito sa Beatitudes, pinag-uusig, pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo, magdiwang kayo at magalak, sabagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Maganda yung mga may pinagtitiisan. Maganda yung karanasan ng pag-uusig, persekusyon, sabagat ang Diyos ang nakababatid ng katotohanan at ang Diyos ang nakababatid ng laman ng puso nating mga nagdurusa at sa tingin natin ay tayo ba'y pinabayaan?
hindi kailanman magpapabaya ang Diyos. Mapalad ka. Mapalad ka sa panahon na ikaw ay nahahapis sabagat ang Diyos ang kaaliwan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Magandang experience ko noon, Ate Abel. Saan ba si Ate Abel? Si Ate Pe pala ire. Kala ko si Ate Abel. Ang karanasan ko noon, dalawang beses kami ni Father Bing, yung isang barkada naming ex-seminarian, ay nagtungo kami sa Nagasaki na sa pinangyarihan itong kung saan nagdusa ng husto, pinahirapan itong si San Lorenzo Ruiz, mga kasamang martir. Mas lumalim yung pananampalataya. Hilingin ang kanyang panalangin sa mga panahon ng pagdurusa. Yes, sa panahon ng pagdurusa. Ang ika'y makatuntong doon sa kanyang lugar ng pinagkamatayan. Ika'y makatuntong at makahingi ng dasal sa kanya. Sabagat maraming pagkakataon sa buhay ng namin, buhay natin, ang pag-uusig. Sa panahon ng pagpukol ng kasinungalingan, persecution, yan ay ating dalhin. At makapapawi sa ating pagdadalamhati ang aklat ni Sirak, Kabanata 2, unang 18 talata. At ang Salmo 115. At ang Ebanghelyo natin ngayon, ayon kay San Mateo, pinag-ugnay ang may gantimpala ang langit. Amen? Amen. At iyon ang hindi kayang buwagin ng kasamaan. Hindi pwedeng buwagin ng gawa ng diablo sa buhay natin. Sabagat tayo naman ay talagang napapagamit lang din sa diablo, yung mga tao, yung kapwa natin. Ang mahalaga, ipagdasal natin sila. Yan po yun mahalaga. Ang maipagdasal, ang mga nagiging sanhi ng ating pagdadalamhati, ng kalungkutan, ng luha sa ating mga mata. Naalala ko si Father Enrico Gonzalez, order of preacher, nang minsan ay tanungin sa kanyang pagsasalita sa TMA, sa seminaryo. At nandun ako, kasama ko yung mga parokyano, doon sa parokya ng destino ko noon. Alam niyo si Father, Kengkoy, you know, joker. Siyempre, yung kanyang approach ay sapagat gabi na noon, paggabi yung TMA, seminaryo. May seryosong mama, sabi niya, Father, hindi ba tayo seryoso sa ating ginagawa? Panay po ang inyong ngiti, tawa, ay mga tao dala rin sa pagtatawa. Sabi niya, Tatay, sandali po. Mamaya po, iuwi na ako sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Kung pupunin ko naman ng dalamhati ang buhay ko, apat na sulok ng kwarto ko'y saksi na sa aking pagluha. Kailangan naman nating ngumiti, tumawa, tumalakhat. Yan ang kanyang tugon. Alam niyo, sa buhay natin, kahit tayo ay may mga bigat sa loob, sa puso natin, nandun yung maaliw tayo ng Panginoon. Nandun yung pangako sa atin ng buhay at matiwasay na buhay, kahit nasa gitna tayo ng mga pagdurusa, ng persekusyon, ng pag-uusig, ng pag-aalimura ng mga tao, pag-iinsulto ng mga tao, pangmamaliit ng mga tao, tumindig tayo
at kumapit sa kamay ni Jesus. Katulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz, mga kasamang martir, apat na paning Dominico at isang laikong Hapon, na sa panahon ng matinding pag-uusik at harap ng kamatayan, ay hindi tinalikuran ng kanilang pananampalataya. Ganon din ang mangyari sa atin. Huwag tayong tatalikod sa ating misyon. Huwag tayong tatalikod bilang mga Kristiyano, Katoliko. Huwag nating layuan ang Diyos sapagkat hindi siya magpapabaya sa atin. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, ipagdadasal niyo po kami. Kami, sa harap ng pagsubok, sa harap ng pag-uusig, persekusyon, sa harap ng galit ng tao, batid mo, Panginoon, ang aming puso. Umaasa kami sa kaaliwan, sa matiwasay na buhay, sa buhay na ito. Ngayon, at sa dako pa rin ng ating paglalakbay, ang tunay na makaharap ang Panginoon. San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, panalangin ninyo kami. Amen.